Nadagdagan pa ang mga nagre-reklamong biktima umano ni Apollo Quiboloy at nagpapasaklolo ito sa Philippine National Police. Samantala, ikinakasa na rin ng pambansang pulisyang seguridad para sa pagharap ni Quiboloy at mga kapwa nito akusado sa kanilang arraignment sa Pasig RTC sa Biyernes. Report mula kay Mar Gabriel. Ilan pang mga nagpakilalang biktima ni KOJC leader Apollo Quiboloy ang lumutang at nagpasaklolo sa Philippine National Police. Yan ay matapos mapasa ilalim sa kustodiya ng otoridad si Quiboloy at apat na kapwa akusado noong Linggo. They were also victimized by Pastor Quiboloy allegedly. They were also inabuso din daw allegedly. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, karamihan sa mga biktima ay kababaihan na ang pinakabata ay 12 anyos. Miyembro rin daw sila ng KOJC at kabilang sa tinatawag na pastoral na nasa inner circle o yung mga piniling babae na nakaranas ng pang-aabusong sekswal sa kamay ni Quiboloy. So we are documenting those complaint at without revealing the identities of the possible victims po, we are now on the process of documenting those additional complaints po. Samantala, isinasaayos ngayon ng PNP ang magiging latag ng seguridad para sa nakatakdang pagharap ng grupo ni Quiboloy sa kanilang arraignment sa Biyernes. Kasama sa ikinukonsidera ang posibleng pagdagsa ng kanilang mga miyembro. I'm sure some of their supporters would like to see them in person after their arrest, but these are being considered in terms of laying down the security that will be implemented during the arraignment. Ayon sa PNP, alas 8:30 ng umaga sa Biyernes ang itinakdang schedule ng Branch 159 ng Pasig Regional Trial Court para sa face-to-face arraignment, habang alauna ng hapon naman ang video conferencing arraignment sa Branch 106 ng Quezon City RTC. Patuloy namang hinihintay ng PNP ang tugon ng QCRTC sa ipinadala nilang motion na manatili sa kanilang kustodiya si Quiboloy at mga kapwa-akusado. Kasunod yan ang ipinalabas na utos ng korte na ilipat sila sa Quezon City Jail. That is precisely one of the reasons why we filed the urgent motion to retain custody, because they were able to post bail na already doon sa mga kaso po nila, except of course si Pastor Quiboloy. Kaninang umaga, bumisita sa selda ni Quiboloy ang kanyang abogado, habang kahapon naman ay binisita siya ng kanyang spiritual advisor. Binisita rin ang kanyang abogado si Dismissed Banban Mayor Alice Gu, na nakakulong din sa PNP Custodial Center. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.